Magandang gabi po. Ako, so medyo ginabi po tayo at traffic. Dahil traffic, wala na po talagang tayo magluto. So yung ngayon po, may share akong recipe sa inyo na napakadali sa mga busyng tao. Okay? Para kung nagmamadali man tayo, napakadali pong gawin. At hindi mo na kailangan ng maraming preparasyon. So, lahat naman po tayo nag-grocery. So, available po yung mga item na ingredients na gagamitin natin ngayon. Po yung ating ano, salami and cheese sandwich with pesto sauce. Pwede ko may pakita yung pesto sauce, pero since nga yung nagmamadali tayo, so meron na po tayong gawang pesto sauce dito. Actually, ginawa ko ito nung isang araw. But sa mga susunod na recipe natin, papakita ko kung paano yung paggawa ng basil pesto sauce. But for now, gawa po tayo ng sandwich kasi gutom na ako eh. Ito po, pakita ko sa inyo yung mga ingredients. Yan! Ito po yung mga ingredients natin. So, muffins bread, available po to sa mga grocery, pero pwede po tayong gumamit ng ibang tinapay, no? Pwedeng burger buns, pwedeng pandesal. Ito po yung muffins kasi mas bagay po kasi dito sa recipe natin, no? Salami and cheese sandwich with pesto sauce. So yan, muffins bread, tatlong piraso. Tingi isang piraso po kaming tatlo dito sa bahay. So, yun nga po. Yung basil pesto sauce. So, ito po, gawa sa ano siya. Fresh basil, olive oil, garlic, pine nuts, and parmesan cheese. So, and salt and pepper. Ito po. So, napaka-healthy po niya. At bagay na bagay dito sa sandwich na gagawin natin. Pwedeng, kung ayaw nyo po ng pesto, pwedeng hindi rin natin lagyan. Pwedeng gusto nyo mayonnaise. But since nga ano tayo, medyo pati yung mayonnaise and yung cheese. Pati na rin. So, dito po tayo sa pesto sauce. Yung po, salami. So, mga ilang slice. Tigda dalawang piraso po kada sandwich. So, beef salami po to. So, slice na po yung nabili namin para mas madali na nga kung nagmamadali kagaya nito na medyo gutom na, no? First, fresh tomato slice. Pero kung meron po kayong sun-dried tomato na available din naman po, madaling bilhin, yun po yung gamitin nyo, mas masarap. Irish cheddar or kahit anong cheese po. So, pwede kayong gumamit ng white mozzarella, quick melt, emmental, at saka kung ano man po na keso na mabibili natin, kung mga Greek cheese, feta cheese, yung mga ano, pwede rin po. But ito po yung available sa bahay, so ito na po yung gagamitin namin, no? Slicer rin po siya. So yan po. Okay. So ngayon, umpisan po natin yung ano, pag-assemble ng sandwich. So, yun po pala yung kailangan natin. So, bread knife. At, kailangan din po natin ng ano, ordinary bread toaster. Pwede rin po sa oven. Pwede rin pong, hindi na. Pwede rin cold sandwiches kasi ito eh. So, pwedeng mainit. Pwedeng malamig. Depende po sa gusto nyo. Okay? So, yun po. So, habang hinihiwa po natin itong tinapay, i-on na lang po natin yung ating ano, yung ating oven or the bread toaster. So inuulit ko po, muffins bread. Pwede po kahit anong tinapay yung gusto nyo, kahit pandesal nga po pwede. So lang po, hiwain natin ng ano sa gitna. So yan po. So pagkahiwa natin, okay, ito po yung pesto sauce natin. Yan.
Okay. Lagyan natin yung tatlo. Pwedeng marami. Yung mga hindi sanay sa pesto, sasabihin, medyo mapait, pero para sa akin po, napakasarap nito at napaka-healthy. Kasi olive oil, can you imagine, olive oil, nuts, and may parmesan cheese na rin po. Yan. Kasi mas na mas po kasi siya na, sa kamatis. Siya po yung magbibigay ng lasa sa kamatis. Yan. Ito po. So, kasi kahit po mga bata, kayang-kayang gawin to. Basta may mga ingredients tayo sa bahay, no? So, ito po. Nain natin yung kamatis. Siguro mga tatlong piraso. Yan. So, tatlong piraso kada sandwich. Ito po, tatlo. So ngayon, yung keso, sa piraso, isang piraso. And yung salami po. So ito yung salami sa yun. And ngayon, patungpo natin yung isa pang keso. So total, yun, parang nagitnaan po yung salami. Yan. Sa yan. Okay, titignan nyo po kung ganyan. So ito po magiging itsura niya. Yan. Medyo malaki yung ano, so inan lang po natin. Ito. So ngayon, papasok natin to sa bread toaster hanggang sa medyo mag-melt na yung keso natin. So, ito po. Abangan nyo po kung paano yung ano niya pag nasa oven. Yan, ngayon po. Mainit na yung ating ano, bread toaster. So, yan. So, hindi po kasya yung tatlo. So, dalawa na lang muna. Okay, so okay, pinainit ko na po siya ng 10 minutes. Then set po natin siya ng 5 minutes, mga 5 minutes. Then pa natin hanggang gusto po natin is yung ano, mag-melt yung keso para mas masarap. Yan. Medyo tostado ng konti yung tinapay. Pwede rin po. Again, inuulit ko po, pwede rin po siyang cold sandwiches kung ayaw po natin ng mainit. Kung talagang gutom na tayo, wala na. Pagka-assemble niya, kainin na kagad natin. Para wala na tayong ano. Wala nang problema, wala nang kailangan toaster, no? Kami po, gusto namin medyo tostado ng konti. At ano, mainit. So, yun. So, pinasok po namin sa oven. At ng ano, medyo tostado rin yung tinapay ng konti. Kaya inuulit ko po, wala pong problema kahit anong tinapay. Pwede rin pong slice bread kung walang ganitong muffins. Ano ba? Kung ano yung available na mabibili nyo sa market. Kasi ang choice po nitong tinuturo ko na to, yun nga, yung mabilisan pong ano, pagkain. Yung totally nagmamadali po talaga. Yan. So,
Pakita ko na lang po pagka ano, pagkatapos na to. Yan ah, sos. Sobrang init po ng panahon. Pero, dahil po sa mainit, yung keso natin is nagme-melt, no? Ito na po yung ano natin. Yung ating dinner ngayon. So, okay, salami and cheese sandwich with pesto sauce. Kita nyo naman po, pang-European ang dating. Pero, pang-Pinoy. Diba? Ito po yung masarap, yung medyo yung keso natutunaw. Okay? So, kita-kita nyo naman po, no? Kung gaano kasarap. So, tikman na natin. Gutom na po ako. At, yun nga, na-traffic kanina. So, wala. Lantakan na natin to. Sabi nga sa Batangas. Okay? So, kain na na! Oh. Napakasarap po. Yung pesto, lasa-lasa. Mas na mas sa salami, hindi masyadong maalat. Yung tinapay, napakasarap, malutong po. Yun. To. So, wag po kayo mag-alala. Pakita ko ulit po yung recipe kung hindi nyo nakuha kanina. Basta importante po, kahit, again, kahit anong tinapay, salami, madaling bilhin, keso, kayo na po yung pipili. At yung sinabi ko po kanina, pesto sauce, pwede rin pong bilhin, pwedeng gawin kung meron kayong time. Sa next time po, pakita ko sa inyo yung paggawa ng pesto sauce. Dahil medyo gabi na at gutom na kami. Yun. So, again po. So, sana po may natutunan ulit kayo ngayong gabi. At always subscribe po at watch my videos. Dahil sa mga susunod na recipe, yung mga madadali lang po talaga yung i-introduce natin na para sa mga busyng tao, nanay, even yung mga husband, even yung mga ano, nagtatrabaho sa gabi. Yun po yung ano natin ngayon, yung magiging topic nating introduce ngayon. So, ito po. Sige na po. Kain na kami. Magandang gabi.